Kongwe, magandang araw sa inyo. So, bilang opisyal na nag-check lang kayo bilang takakbong gobernador. So, ano po ang inyong unang-unang agenda o gagawin na panliligaw sa ating mga kabayan dito po sa lalawigan ng Batangas, Kongwe? So, magandang umaga po una sa aking mga kalalawigan, ang mga kababayan sa lalawigan ng Batangas. Isa lang naman ang sasabihin ko. Yung ginawa ko po sa bayan ng Batangas, dadalhin ko sa lalawigan ng Batangas. Kung paano namin din isitina, kung paano yung transformation na nangyari sa mga infrastructure, kung paano umasa yung mga tao sa bayan ko, dadalhin ko sa lalawigan. Ano po yung naisipan ninyo at sumama kayo dito na sa punto ito na magiging liderato ng lalawigan ng Batangas at ang pakiramdam po natin? Pangarap ko na maging gobernador para naman maipiritan ang bawat sumama mo yan o lalawigan ng Batangas na maayos at mabuting tao ang taga-Padigasiya. Kapag nga nasabi ko, kung ano mong nakita niyo dito, gagawin ko po yan sa lalawigan ng Batangas. Agob, magandang umaga po. Ano pong nararamdaman niyo na kayo po ang binasbasan po ni Senator o Secretary Ralph Recto bilang lumabang gobernador ng lalawigan? Hindi ko maipaliwanag kasi nung una ho, na sinasabi lang ni Secretary Ralph, gusto niya akong maging gobernador at yun naman po ay talagang pangarap ko. So hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko bilang isang ordinaryong tao na sa maliit naming bayan na ako ang itutulak bilang gobernador ng lalawigan. So, ito po ay isang karangalan, sabi ko. At sabihin ko kanina, yung alam niyo yung may considera ka man lang na panlabang bilang gobernador, karangalan ko na ho ito. Lalo na ho, yung sinasabi niya sa akin, sekretary, sige, tumuli ka, umikot ka na. So, ang ibig sabihin noon ay ilalaban kita. So, yun po nararamdaman ko. Excited daw ako nung mapag-liberal ng lalawigan. Excited. Ano po masasabi ninyo na marami po ang nagpahayag ng suporta sa inyo sa mga municipal mayor? Inaasahan ko po yan. Kasi nung ako ay punong bayan, tumatayuri po ako leader ng kapwa mayor. Siguro, naramdaman po nila yung pagiging leader ko, naramdaman po nila yung pagmamahal ko, at naramdaman po nila yung pakikisama ko. Ako ay 6 na taon na congressman, 3 taong mayor, pero isa lang ang mapapansin niya, hindi ko ako nagbabago. Yung pakikisama at ugali, ito lang po. Mababa po ang naramdam ko. Kahit anong puntahan ko, pangkaraniwan lang ang puntahan. Kung sakali ko yung maluklog na yun bilang isang gobernador, ano mo yung tututukan sa unang yung isang term ng gobernador? Itutuloy ko lang yung magagandang proyekto nila. At sa tingin naman sa tingin ko na hindi mo na kailangan i-prioritize, hindi ko ipa-priority. So pantay-pantay ho na pagtingin sa bawat isang munisipyo. Iaangat ko ang kalidad ng lahat, hindi lang sa infrastructure. Ipakikilala ko po na magaling at maganda ang Batangas. Thank you po. Sige pa. Yung kabila po medyo nakarangkada na. Ano po ang strategy mo na gawin? So far naman ho ay sabi nga ho ni Secretary, hindi huhuli. Kasi almost 1.5 years na po sila nakarangkada. Pero sa tingin ko naman ho, hindi huli. Sabi nga ho, may kasabihan ho tayo, kahit huli at magaling yan, yan ang magaling. So, hindi pa huhuli sa amin yan. At meron pa ho tayo na 15 months na maglumaban. Sa tingin ko naman ho, makakasubay tayo at malalampasan natin ang laban na ito. So, dito po sa Padre Garcia, gano'ng katagal niyo pong pinilano na magkaroon ng kumpersina ang bayo ng Padre Garcia na sa ngayon ay isa katumparan niyo na ako? Yan ho, yung nag-start noong panahon ko noong 2016 na ako mayor. Sa ngayon ho, mag-i-start na magkakaroon ng school opening, soft school opening kasi hindi mo pa ako ng kurso. Pero
Pangarap ko po yan na mapag-aaral na mapagtapos ang aking kababayan dito sa bayan ng Kasi. Kung buo ba yung slave mo, sino yung magiging abise? So far, pag-uusapan pa yan ng grupo. Hindi pa yan pwedeng disclose ngayong araw na ito. At kasi maraming anggulo kami tinitingnan kung paano mananalo ang grupo. Kasi grupo ang pinag-uusapan. Mm-hmm. Hindi lang gubernatorial race, hindi ito yung pag-uusapan pa ng lahat. Pero may nabibisita kayo, Kamay? Okay. Meron nabibisita kayo? May mga lumulutang, no? Pero hindi ko pwedeng sabihin. May mga lumulutang. So, ang alam ko lang ngayon, ako po ay may intention lumaman bilang gubernatorial. Ito po yung nagiging usap-usapan ng Gov. Parang sa grupo po nang susuporta sa inyo, yung kabila daw ay grupo ng mga vice mayor, sa inyo naman daw po ay mga mayors. Ano pong masasabi niyo dyan? Sa isang bayan po, ang karamihan mo na pinakikinggan ay ang puno bayan. Yan lang po ang masasabi ko. Mayor lang po ang pinakikinggan halos sa lahat ng munisipalidad, lahat ng syudad, ang mayor po ang datang. Alam niyo po ang ibig sabihin ko. Dalawang congressman po ang inyong nasa likod na kongway. So, malaking support ito at andito rin yung mga kumpanya mo. So sa tingin nyo ay malaki ang maitutulong mo ito sa inyong kampanya. Yung pong isang ordinaryong tao na tumulong sa iyo ay napakalaking bagay sa akin. How much more pa ho kung ang mga tutulong sa akin na kaupo at kilalang tao na respetadong tao. Ang ibig sabihin ko, sobra pong laki. Ano pa? Kung hanggang, ano po masasabi niyo doon sa pagsuporta ko sa inyo ni Congressman Rajol? Kaya siya po ay pinapag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 
ang isa po sa kalaban ko ay taga sarili na lang. Na ibig sabihin, sa bayan mo ay hindi mo mabuo. Pero sa bayan ko nabuo. Yun po ang comparison. Ano po? May sinusundan dito ang Padre Garcia po, no? Kasi marami na kayong napatayo sa Kapitolyo. So, kung maraming tumayo ng Garcia sa Kapitolyo, eh, ayon sa mga kabayan na rito, malamang daw na susunod na kayo na parang nakatakda sa Kapitolyo. Ano mo sasabi yun? Sabi ng mga kabayan na rito mismo yun. Inaasahan ko yan. Pero ito yung God's willing po ito. Alam niyo, isang gobernador, destiny ho ito. Hindi ho ito ginagawa ng isang tao. Una, nagaling muna sa taas ang mga sign, ang signal, kung lalabang o hindi. Kasi ang isang magdeklara bilang gobernador, napakahirap po ito. So inaasahan po namin ito na una, lalo na ng mga kababayan sa bahay ng Paddy Garcia, inaasahan po namin ito. At kayo naman ho ay umasa sa mga kaibigan papunta na media. Na kung sakali naman ho ako'y mananalo, pag-iigihin ko na hindi ho kami mabayan. At yung inaasahan po ng napakarami tao, ng kababayan, ibibigay ko po ang maganda sa atensyon. So, bilang nakaroon niyo po ang nangyayon po kay DC para tanggapin ko itong pagkakbo bilang gobyerno? Matagal ho. Hindi ko alam ang pakiramdam eh. Kasi napakaraming aspeto ang pinag-uusapan paglalabang ang gobernador. Hindi lang gusto mo. Kailangan gusto ng majority na grupo na tutulong sa'yo. Hindi mo pwedeng magkakaiba kami. Kaya ako, nagdasalo ako, sabi ko, sana bigyan niyo ako ng linaw. Kasi kung sarili ko lang, baka hindi ko kaya. Pero sa tulong ng mga kaibigan ko, katulong ng mga politiko na sa likod ko, katulong mo, una, lalo na ng kababayan ko, ay lumalakas po ang loob. Lumalakas po ang loob. So, ano po sa tingin niyo ang dahilan kung bakit kayo namin ng grupo at ni Secretary Recto upang lumabang gobernador po na narami ng Batangas? Siguro may bagay na nakita sa akin si Secretary, si Senador. Una, matagal na kami magkasama, nakita naman niya. Sabi ko, alam mo sa isang tao, sabi sa pindig pa lang, alam mo kung sino ang pagkatao niya. Ang nakita siguro sa aking senador dito, ang sekretary, mabuti akong tao. At kita niya ang ginawa ko sa bayan ko. Wala akong ginawa dito kundi yakapin ang kababayan ko. At ipakita ko na maayos kami. Pakita ko maayos kami. Pamilya ko, kasi ang asawa ko ay mayor.
ang vice mayor, eh, anak ko, kailangan mabuting tao kami. Yun ang aking nakikaramdaman. Bro, anong pinaka-priority mo ngayon? Dahil ngayon sasaba ka na sa gubernatorial. Ngayon, ano yung pinaka-priority mo ng programa na una mong gagawin? Wala pa siguro sa programa. Kailangan ko siguro ng gawin, pakilala muna yung sarili ko. At siguro ito ng bayan ko magsasabi kung anong programa meron ako. Ibig sabihin ko, ang magsasalita na lang sa akin sa programa ko, bayan ko. Kung paano ang transformation na ginawa ko sa loob ng 7 taon, ito na lang ang magsasalita. Ayoko muna kasi hindi pa buo ang team namin. Kailangan, limited ako sa pagsasalita. Kailangan, maayos ko may i-deliver ang lahat. Baka mamaya kasi, puro salita ako, hindi ko naman pala kayang gawin. So, hayaan na lang muna nating magsalita ang bayan ko at kinalan muna maging basihan ng bawat isang tao na pag ito ang naluklok, ibabalik nito, ibibigay nito ang kanyang kakayanan bilang isang gobernador at magluluhin na ako. Gawin sa inyo sa pangalan. Baka may magkasama. Ang mga magkasama. From Monton po po. From Nasa Kalahari. May tuturing niyo po ba na isang hamon sa inyo ang pagiging ama ng ating lumin? Hamon. Napakalaking hamon po ito sa pagkatao ko. Napakalaking hamon po ito sa personalidad ko kasi nakasalalay mo sa akin ang pagmulat ng bayan, ng probinsya. So ito yung mga challenges na hindi ko dapat talikuran, hindi mo ko dapat tumigil. At ito yung challenge na ito'y tinatanggap ko. Kung ako po magiging gubernador ng Laguna Seca. Well, kung sa tali ito magiging history ng Batangas, itong laban niyo? Katulad po ng ginawa ko sa Padre Garcia, napakalaki po ng legacy ng iniwanan ko dito. Kung sa ano, matanda na ako, wala na ako sa mundo, pinag-uusapan pa kung anong ginawa ko. Hindi naman mangyari, gusto kong mangyari. Bigyan nun ng ningning ang probinsya ng Batangas. At dagdagan nun ang mga naunang ginawa, ang mga sinuntang kong gobernador kung sakali, dagdagan ko po yan. Ang makilala mo ang Batangas na isa sa pinakamaganda, pinakamagaling na probinsya sa bansa. Gabi sa pantanong. Sige pa. Isa po sa katunggali nyo nagdeklara na may gagastusin siya 1 bilyong piso. Ano pong masasabi nyo po diyan? Wala ho akong perang gagastusin na ganun kalaki. Kasi hindi naman mo basihan ng isang lalabang gubernador pera. Ang pinag-uusapan po dito, track record at credential. At alam ko po, marami sa mga boboto natin, eh, pinag-aaralan ng pagboto, lalo na kasalalayo ang probinsya. So, hindi po ako natitreaten kung malaki ang pera ng aking kalaban. At sinasabi ko rin na wala ho akong pera, pero track record na po ang magsasabi kung sino. Go. Ano ang naging significance ng I Love Batangas? Ano yung pagsabak sa 2021? Lahat kasi ang paglilingkod nagmumula sa puso. Nagmumula dito. So general term mo yan, mahal ko ang Batangas. Ino ang significance na gusto ko. Mahal ko ang kababayan ko, mahal ko ang probinsya ko, at mahal ko ang mga tao. May mga questions pa po tayo. Yes, ma'am? Gob, ano po yung pakiramdam mo na napakaraming kabataan at scholar ko ng bayan at announce ko na support ka sa inyo? Masarap po. Masarap po. Kasi mula ko nung nag-lingwood ako, ang dami kong pinaaral. Itayo pa po ba namin ang Polytechnic College sa Padre Garcia kung hindi po mahal ang kabataan? So balang araw, dahan-dahan nilang mararamdaman ang importansya ko, dahan-dahan nilang mararamdaman ang pagsisilbi ko sa lalawigan ng bayan. At sa palagay niyo po, bakit po kaya kayo ang nanginig ng mga kabataan? Sabi ko nga po kanina, track record po ang nagsasabi. Hindi mo kailangan magsalita ng sobrang dami.
Hindi nyo kailangan magsalitang marami kang pera sa labang ito. Kailangan nyo magsasalita kung anong ginawa mo. Hindi lang ganun lang masimple. Yung track record ko, tignan kung anong ginawa ko sa bayan ko. At yun ako magsasabing, pwede nating samahan si Mike Rivera bilang gobernador. Kung itong supporters mo sa One Girl Party List, sila ba ay 100% makasama sa Rizal? Siguro yung mga natulungan ko sa lalawigan ng Batangas, susuportahan ako. Kasi kilala nila ako. Kung meron nakakakilala sa akin dito, yung supporter ko pa ng One Girl. Kasi kaya nga ako ibinoto, last 3 election na. Eh, mahal nila ako. Mahal nila ako. At naniniwala sila sa liderato ko noon. May mga questions pa kaya sa mga kapi? Gov, for example, nalungkot na kayo bilang gobernador ng Batangas. Ano ang kauna-unahan na gawin mo sa unang araw na isa ka ng gobernador? Ipakita ko na mababa ang kalubat. Ipakita ko sa flagsiramin ni Palan na maayos ako pa. Ipakita ko sa maraming tao na may transformasyon na magyayari. Ganun lang po kasi. Question po. Kung meron po kayong programa sa kababaihan at senior citizen? Siguro isa po yan sa mga malaki dapat pagtuunan ng pansin. Kasi marami po dyan. Ang sabi nga, kailangan nun senior citizen, marami ang pangangailangan. So pag-aralan po natin, ayoko naman nung magsalita ng marami pa. Pero lahat po nang gagawin natin sa probinsya ay pag-aaralan. Kung ano ang makabubuti sa kababayan ko, ilan po ang gagawin ko? Ilan po ang gagawin ko? Any questions po? Yes, ma'am, again. Ayan, marami po nakapansin sa pag-unlad po ng mga negosyo dito sa Kabilasi. Ang pagluto po ninyo sa probinsya ko, paano po ninyo madadala ang pag-unlad ng mga negosyo dito sa Kabilasi sa pagkakabili ng matangis yung nakakalang probinsya? Siguro bilang leader, dapat ipakita mo na business friendly ka bilang leader. So, papasukin ang negosyo sa lalawigan ng Batangas na magkaroon ng maraming trabaho ang tao. At pag trabaho na to, makapag-aral ang maraming tao. Ganun lang ang simple. Kailangan business friendly ka. Pag-aralan mo, alin yung tamang negosyo na kailangan ng probinsya. At welcome po tayo dyan. Welcome po kami dyan. Sanay po ako sa ganyang bagay. Ibig sabihin po ba, Bob, kung sakali mang mauuna nga po kayo bilang governor ng Batangas, napakarami po ba ang oportunidad ang posibleng i-open po ninyo para sa mga Batangas? So, alam niyo yung opportunity ng probinsya ng Batangas, sobrang laki. Pero, medyo naiiwanan tayo ng ibang bayan. Sabi nga ni Secretary sa akin, kung mananalo ka bilang gobernador, pag-iigihin mo, tutulungan ka. So, yun lang kong pala na okay. Sabi ko nga, wala akong nararamdaman na masama. Ang sabi ko lang, ayusin ko lang to, ipakita ko lang na magaling ako, ipakita ko lang na may aangat ko ang pamumuhay ng tao. Masaya na ako dyan kasi sa buhay ko, ayos na ako. Okay na po ako. May mga questions pa po. Wala na po tayong question. Ayan. Wala na po tayong mga tanong. Mensahe po ng ating minamahal na gobernador sa ating pong mga kababayan Batangas. So, maraming salamat to at magandang umaga sa inyo lahat, lalo na sa mga kapatid natin, kaibigan sa media. Kayo ho una sinadyang makausap para maipaliwanag sa tao at marinig ng tao, makita ng tao kung ano talaga ang magandang intention ko at mabuting intention ko sa lawigan. At kung sakaling naman ho ako'y papalarin, aking pong pag-iigihin para yung mga susunod na henerasyon ay makinabang. So, ganun lang po kasimple. Kung bibigyan po ako ng pagkakataon bilang gobernador, pag-iigihin ko po, ipakikita ko na may iiwanan akong legacy sa lalawigan ng Batangas, sa probinsya ng Batangas. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat.